So guys, mga friends, ayan, good evening sa inyo lahat. At for today's vlog, nais ko lang i-share sa inyo yung naranasan namin itong nakaraang November, hindi ako nagkamali, November 12. Yung araw na bumabagyo na malakas. Yung bagyong Ulysses nitong nakaraang ano lang. So bago ang lahat, mag-i-intro muna tayo. Sa topic natin. Anong bagyong Ulysses? Isa ito sa mga bagyo na talagang medyo pumabog ang aking dibdib. Malakas din siya. Para din siyang ano, para din siyang bagyo sa anti. I remember 2013 ng October. I'm not sure sa exact na pecha nung araw kasi medyo matagal na rin. At ayun nga, gusto ko lang i-share sa inyo yung video kasi binidyohan ko yung actual na hagupit talaga ng bagyo. Akala ko nga hindi magkakailaw ng ano, hindi siya magkakailaw agad, pero awa ng Diyos, ayun, nagkaroon ng ilaw at natumba rin puno. Malakas din talaga yung bagyo, pero thank God na walang nasaktan, walang ganong apekto. Ay, mayroong mga ibang nilipad ng bagyong bahay dito sa gawin namin sa Japan City, sa iba't ibang parte, iba't ibang barangay. Pero ganun pa man eh, isa ito sa mga hindi ko malilimutang karanasan na talagang yumuyugyug yung bahay. Oh no! Nakakatakot! Ano kalakas? Bahay yan. Hangin. Bagyong Ulysses. Bagyong naranasan ko sa buong buhay ko. Keep safe everyone. Nagmakuha ko na po. Yan mga kaibigan, katatapos ng nalukuyan pa akong umahangin. Ayun, bumagsak na yung aking Sibiron. Ayan, nalagas yung yero ni Ima. Ayan, sa ating kapaligiran. Ayan mga kaibigan, tumumba yung bakod na yero. Ito sa Gawiron, may tumumbang puno ng mangga yan. Ayan yung mga kaibigan. Malaki pinsalang dinulot ng bagyo. Ayun nga mga friends, yung bagyo ng Ulysses, medyo talagang kabado kami nun.
yung aking mga tita nun, halos magdamag kami, hindi nakatulog nung gabi na yan. Nagsimula yung malakas na hangin niya is mga 11:30 ng gabi. Mga November 11. Tapos lipat ng madaling araw hanggang umaga na nung November 12. At doon ko talaga nakita yung bubunga ng aking tita kasi lumipat ako sa bahay nila. Actually, wala nang ano nun, wala nang ilaw. At itong aking, ayan, nakikita nyo yung aking bahay na yan, yung goma. Goma lang ko kasi dingding ng aking bahay. Nung madaling araw, halos hindi ko na siya makita kasi wala rin akong flashlight. Tapos, yung cellphone ko nun may karga. Kaya lang yung pinaka flashlight ng cellphone, syempre hindi naman ganun kalakas. Hindi ko na makita yung bahay. And thank God na parang hindi na ano yung bahay. Katatayo ko lang din ito. Siguro meron ng mga 3 to 4 months ganun. Wala nung nai... Pero nadingdingan ko pala ito, ano? Sinimulan ko pala itong buuin, mga bandang August. Tapos inuunti-unti ko lang yung mga gamit kasi tatrabaho lang tayo sa construction site. Inuunti-unti kong bilhin yung mga materials, gaya ng coco lumber, mga kawayan na ginamit ko dyan. Eh, makikita nyo yung kawayan kong dala-dala sa intro. Sa introduction ng ating channel. Lapal-lapal on the road! On the road, bili ako ng kawayan. Gagamitin ko sa aking bahay. Yan, hello, tatang. Nakasakay ako sa motor na nakikita nyo yung kawain na yun, nakalagay doon sa likod ng upuan. Pinaka-inuupuan ko yun. At salamat na lang din ako at hindi nasira itong aking maliit na kubo-kubo kasi dito lang ako nakatira. And mag-isa lang ako dito sa ngayon. At yung aking family, yung aking mama, yung aking kapatid, shout out kay Utol Charlyn Garcia. Isa rin sa mga subscriber natin, yung aking Utol. Siyempre yung aking mama, nanonood din ng YouTube yun. At ayun nga mga friends, na-share ko sa inyo yung aking experience doon sa Bagyong Ulysses. At hope na sana magustuhan nyo itong video na to. At sa mga ngayon pa lang po nanonood ng aking channel, sana po suportahan po natin yung Robin Hood TV. Bagong vlogger lang po ako. At sana po suportahan nyo yung aking channel. Don't forget to click and subscribe sa ating channel. And God bless sa inyo lahat.